TPS problem na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kahit anong gawin ko, for example, patayin natin, run natin ulit. Meron pa rin. Hindi nawawala, no? So, nadidetect niya. Sabi ng ECU, oops, may problema sa TPS mo. Kasi 8 counts is TPS, eh. Off natin. So, naka-off na yan, ha. Agad yung susi. Okay, on natin ulit. Ay, mukhang wala na. Oh, nope, meron pa rin. May problema yung TPS natin. So, anong epekto niyan? So, current na epekto niyan ngayon is delayed. Yeah, ito niyan. Delayed response ng throttle, right? So, pwede mong dayain yan. Ang nangyayari kasi pag naglalagay ka ng ising ECU, patayin na natin, palitan natin. So, clearly, may problema sa TPS. So, anong mangyayari pag pinalitan ko ng ECU ngayon? So, naririd niya ito, sabi niya, oops, may problema ng TPS. So, paano naman pag ito? Maririd niya pa rin ba yung problema ng TPS? Ha? Nakairam ka? Ikaw na, dapat ako eh. Gardi pa lang ako ng phone mo. Okay, so makikita nyo na wala. Nawala. So bakit nawala ka? Ha? Nag-vlog ako, wag ka. Yan ah. Anong ginawa mo? Nilagyan ko ng naka-racing ECU siya. Ah, so pagka hindi racing ECU, dinirid niya. Pag racing ECU kasi, i-ignore niya yung mga ibang sensors eh. So, kunwari, TPS sensor, hindi niya babasahin. So, kahit may problema sa TPS niya, hindi magpapakita dito. Ha? Pati nga yung bank angle sensor, di rin gagaan eh. Pag natumba to, di ba, mamamatay dapat pag natumba, may sensor to dito eh. Hindi rin siya ka. Ay, di nakakadisglasya. Eh, yun lang, yun ang pangit sa akin. Sa racing ECU. Kahit anong racing ECU? Hindi lahat, meron din ata yung nakakabasa. Pero usually, nai-ignore lahat eh. Tara na. Ahangin, no? Ito, yan. So, 8 blinks yan. Kapag i-stop ko yung motor, nag-8 blinks yan. So kung kita nyo naman, no, pwede pa rin naman makaiuwi kapag may 8 links. Pero may mga times sa RPM nya na parang pumupuga na nawawala ng power. So it varies eh, minsan nasa 6,000 RPM tapos parang pupugak na. Ayan, oh. Pero kaya pa naman niya, may uwi ka niya. Pero iniindigate niya sa'yo, yo, may problema yung motor mo, check upin mo, 8 links siya. Ibig sabihin may problema yung TPS mo. Wala ba ang TPS problem mo pag pinalitan mo ng ECU? Hindi po. Okay, so ang mangyayari niyan, yung error niya lang, mawawala. Mawawala lang siya ng indication sa panel na sinasabi sa'yo may problema. Pero, meron pa rin. Nawala lang yung indication niya na may problema. At hindi rin lahat ng issue sa TPS ay pare-parehas. Sa issue ko, pwede ko pa siyang i-drive, pwede ko pa siyang ilayo. Apektado lang yung lower RPM yan. Doon ko siya usually nararamdaman na humihina yung engine niya. Hindi lahat pare-pareho. Ibang TPS problem merong minsan nasa 8,000 RPM ng lalamyana. O meron din yung kada RPM lamya siya. Yun ang delikado. So kapag nag-overtake ka at biglang humina yung makina mo, syempre hindi ka makaka-overtake nyan. So pangalawang beses ko na to nasiraan ng TPS. So gusto ko lang i-share sa inyo para alam nyo din at maging maingat kayo. Pag nakaramdam na kayo ng kakaiba, naka-racing ECU kayo, okay, baka may problema nga. Balik mo yung stock mo, tignan mo kung may error at ayusin mo na agad.